I think playoffs. NPL Philippines Season 7 is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Tignan natin ngayon ang mangyayaring rotation at matchups dito, Rob Luna. Ayan na ang Vintage Iyakno box out. Yes. Sa top lane, pare. Ang magiging tricky dito, Manjin, is itong next play. They are the one to set the tempo. They have this Yawi on that show na, pag, of course, pag nag-reach ng level 4, definitely a good pick-off for the Way of the Dragon. Pero ang kakakailangan niya lang gawin dito ay mag-provide una. Well, kita mo yun. Iyakno almost half HP and Red Jane with the help. Pero binabanggit mo kailangan niya lang maggawin dito ay mag-provide muna ng vision. Yes. Tama ba? Oo. Vision lang up to the point na masecure na rito ni H2O yung kanyang level 4 para may mountain shocker na sila. Doon nila makukuha yung ano yung early presence na gusto ng next play esport and potentially get the first objective, yung turtle. At mukhang ginagawa nga yon ni Yawi na nakita nga natin actually ng mga past few games niya na nagiging effective itong mga sipa niya with the show, no? I mean, ito yung naging successful hero ng NXP. And I think since halos lahat kasi sila nag-chow, kabisado nila kung kailan masisipa eh. Uh-oh. So ngayon kailangan mag-ingat ng Onyx dahil mind you, si Jay ay isang show user din, Rob Luna. So meaning, alam niya kung paano ang magiging rotation dito ng NXP. Pero so far, mas nagiging maganda yung ikot ngayon dito ng NXP. Given that si H2O, nakakuha siya ng isang jungle minion from the side of Onyx PH. Mm-hmm. And look at the position on the map. Ngayon, Manjin, naka-ready na ngayon ang tropa natin from NXP to secure the first turtle. Yan, napaaga yung pasok nila dito sa bush, no? As James will try to poke out Jay. Ito pa yung maganda dyan eh. Pag Yishunshin, mabilis talagang kumuha ng objectives. Ito na ata ang first team fight dahil may kagat na mangyayari dito kay Dlar. But look at that exhort. Of course, with the Flying Matilda, will take down a hero doon sa baba as Dlar will try to get down. Will try to put down James. And that is going to be a 2-for-1 exchange in favor of NXP. Pero Yawi, pulado, Iyakno will also pop the Purify para sana umabot. Pero hindi, lamang sa trade ang NXP, pare. Lamang na lamang sila doon sa trade. And even Exhort, sinone out niya yung Akai na nagamit na yung Flicker palayo doon sa may turtle na yun. And na-secure pa ni H2O. So sunod-sunod na mga objective ang napunta rito for the side of NXP. Yun nga lang na matayan sila doon ng isa. Pero okay lang yun. Even kahit namatay si James Tom, bawing-bawi pa rin ang NXP. Yeah, yung isa sa mga nakapatay doon, Rob Luna, ay si Exhort. At gusto ko itang tanongin dito, pare. Siyempre, may pitas na magaganap dito sa top lane. Sige. Pero may interesting matchup din tayong nakikita dito. We have Kairi, the future, laban kay Exhort dito on the mage battle. Ako, nai-excite ako makita to eh. Parang Exhort with the experience. And Kairi, look at this, holding the line dito sa gitna. Hindi pa natin masyado mararamdaman dito yung Kagura as we are still on the early stages of the game. Oh, Kagura, medyo scaling siya in a way na kaya niyang alaki ng impact niya on certain team fights, pero as early na yung mga first turn, hindi pa ganun kalakas yung kanyang impact dahil hindi naman masyado pa nagsasama-sama dito ang mga members ng kalaban niyo. Pero look at James! And mukhang magandang magiging pick-off dito sa baba. Tuloy-tuloy ang pick-off dito ng side ng NXP. Given the fact na ito nga binanggit mo eh, meron silang show. Meron silang taga-set ng tempo. And perfect kasi to kapag ganito yung nangyari sa show ninyo, yung meron kayo na isa-isa. So yeah, dead lane para dito sa baba. Hindi pa naman tapos kasi kaya pa namang ma-reset to ng Onyx. Pero crucial yun ha, kasi that was the Barrett. Yes, the Barrett na ini-expect natin na talagang magiging bakuna. At look at Iyakno, medyo lumipat tayo dito, man. G-Turtle na naman for H2. There you go, kalahati ang buhay dito ni Yawi at China wala. 12 seconds down, pero sabi ni H2, ako pa rin makakuha ng turtle as Hate will dash out of that situation. Another turtle take for NXP. Pero nakakabawi ng kill dito ang Onyx. So, ibig sabihin ba nito, Rob Luna, in terms of lineup, palag-palag ang Onyx. Well, pumapalag sila. Pwede nating sabihin yun. Pero ang mas nakakakuha ng magandang trade, it's just still gonna be next play. Look, kung mapapansin mo doon, hindi na nga sinubukan ni H2 na tulungan si Yawi. Talaga, kinuha niya na lang muna yung turtle. After that, disengage. Yeah, Rob Luna, may napansin ako sa items. Si Renny J nakakuha dito ng dalawang Azure Blade. Mm-hmm.
Well, dalawa yung kamay ni Harit eh. Oo, dalawang espada talaga. Dalawang espada talaga. Hindi mo lang yung nakikita. Pero kasi, in terms of itemization, maganda talaga yan. Kasi pwede kang mag-build ng Calamity Reaper, pero mamaya na yan, yung Circling Eagle kay Iyakno. Oh my God, another team fight dito sa top lane. Yawi, sinalo niya yung buong final blow, but the damage was not enough as Kairi will try to poke them out with the flame shot. And still, Yawi will survive. Onyx Philippines trying their best to at least ma-delay ang NXP dito sa snowball na gusto nilang gawin. Yes, nadidelay nila. Onyx PH, kung papansin niyo rito mga kaibigan, hindi nalalayo ang lamang. Given na dalawang turtle na ang nasi-secure dito ng next play, pantay na pantay pa rin dito ang goal. This only shows na sumasabay pa rin ang Onyx PH, pero hindi nila kailangan patuloy-tuloy yung ganitong nangyayari kasi as the game drags by, nagkakaroon na ng item dito yung mga damage dealer ng next play katulad ni Renny J. Oo nga, na dalawa yung Azure Blade na binanggit mo nga, pwede mong i-option kagad as Calamity Reaper at Thunderbelt. Thunderbelt, and most of the time yon ang nagiging build ni Renny J. Additional true damage. Not only that, may slow din nakasama ang unique passive ng isang Thunderbelt. Ngayon ko lang yun nakita, Rob Luna, no? So only mana para dito kay Renny J. Meanwhile, Enchanted Talisman naman si Iyakno dito, sabay malapit na rin mabuo ang BOD ni Hate. So yeah, even though, yeah, tama ka, no, na hindi naman nadidelay masyado ang NXP, eh parang sumasabay pa rin naman ang Onyx. Mm-hmm. Kasi yung mga trade na nakukuha ng NXP dito, pa isa-isa lang eh. Yes, definitely, pa isa-isa. Pero kailangan mag-ingat pa rin dito ng NXP. Pero yun na, sipa doon sa dinosaur ni Delar. Nangkunat ang dinosaur, pero naipit doon si James. Kumagat yung dinosaur dito, pero sabi ni H2O, oh, teka lang, hindi ako pwede magpadiila sa iyo dahil makakawala siya. Pero Onyx ka makakuha ng isang libreng kill. Yun yung Summon Force papunta dito kay Iyakno mula kay Renny J. And this time, Onyx Philippines will win the trade, Rob Luna, para doon sa third turtle. Interesting na lahat ng turtle dito may team fight. Yes, kailangan magingat din dito ng Next Play Esports as this game medyo na nakukuha na ng Onyx PH. Nakakasabay na sila. Sinubukan nilang i-pick off doon si Delar, pero yung damage ng NXP hindi pa ganun ka-enough. Medyo sumablay doon si Iyakno, pero going back man, Jin, itong Esmeralda na to, pwede ito ang maging susi ng Onyx PH. Yeah. Oh my God. The spider senses, ladies and gentlemen, nagtingle dito. Pero sabi ni Awi, ako naman, yon yung combo. Pero sabi ni Jay, kabisado ko yan. Marunong din naman ako mag-show. Yum, 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 yum. Nginert, nert. Si H2O Nidlar. At pinasag ang kanya mukha doon sa may bato. H2O is now 20 seconds down. Oh. Nice pick-off para sa Onyx Philippines. Ganda ng target dito ng Onyx PH. Nung nag-traceless papasok doon si H2, dinito nas welcome siya kaagad dito ni Delar. Now, James, dito sa may bottom lane. Pero ito ngayon, Manjin, sumasabay ang Onyx PH. Yeah. Ang magiging mahirap dito for the side of NXP, pag sobrang sustainable na ng Onyx, mahihirapan na silang mag-focus target. Parang yun yung naging main target ng Onyx dito, no? Yun yung naging main plan nila. Ma-out-sustain. Magpakuna. Oo, itong gustong gawin ng NXP. And man, yung outplay na ginawa nila, Jay flicker out, Clark agat. Ang daming nangyayaring trades dito na akala natin lamang ang NXP. Pero hindi eh, unti-unting napupunta sa Onyx. Yes, and I like the first item ni Yawi. Binuo niya kagad yung Brute Force Plate. Sasabay siya with either the magic or the physical na pwedeng i-feel ng Onyx PH, plus a movement speed as well. Pero look at Exhort! Okay, tamang chila muna as Yawi will pop the kick. Pero sabi ni Dlar, meron akong flicker out. Jay comes in with the backup, pero hindi sapat. But look at this! Yingyang overturn mula kay Kairi. Napalate ata si Hate. Hate is late. What a turnaround of events, Manjin. Hindi na pinansin ni H2. Sinecure niya na muna dun yung turtle. Given that Iyakno wala siya dun sa mismong team fight. Ngayon, sa kanya nakamata ngayon ng NXP. Pero kung papansinin mo dun ha, kahit yung si Delar with the Barats, hindi nagdadalawang isip sila Yawi na sipain siya agad. Oo, so may ganun pa rin. So this is an interesting matchup, Rob Luna. Kasi kung isipin mo round 1, yun yung mga pwede natin gawing turtle eh. Meron tayong turtle rounds na tinatawag. Natuloy-tuloy yung pagsapak nitong dalawang teams na to.
Kumbaga pag nakashoot ka ng tres, yung isa shoot din ng tres. Oo. Ganun na ganun yung nangyayari, Rob Luna. Lahat-lahat talaga na enable dito for the side of Nextplay Esports. Even si Exord with this Matilda, buo na rin yung kanyang Durans. One of the reason kung bakit hindi rin nakakapag-sustain dito sila Iyakno and as well with the Barats dito ni Dilar. Nasasabayan sila ngayon dito ng NXP. Oo, sabay-sabay talaga. At another sipa na naman para kay Awi. Actually, tama kay nakakasabay NXP, pero ganun din yung Onyx eh. Mm. Hindi, literal na parehas lamang kung iisipin mo. Oo. Kasi hindi man lang tumaas sa 1K. Yung kalamangan eh, well, ngayon lang. Pero kanina pa, dikit eh. Mm. Ngayon, parang ang nangyayari, yung Onyx yung nagiging, parang sila yung nabibait yes dito sa side ng NXP. Sa akong papansin ni Moy, may mga ilang attempt na rin coming from Onyx PH, specifically with the Hurricane Dance ni Jay na oh, hindi sila nakaka-pin down and uh-oh, looks like Iyakno na pick off pa siya sa top lane. Oh my! Yun yung mga crucial moment kasi may mga nakukuwang libreng ganon. Mm-hmm. Ang NXP at mukhang libre na naman ata to. Sabi ni Yowie, wala siyang pake, no? Kahit dinosaur yung sinisipa niya. Dahil wala siya dito, tinamaan yung dalawa. Yung overturn para kina Exord dito. Nice attempt mula dito kay Kyrie. As, again, NXP. Oh! Sasabihin ko pa lang sana magsusurvive. But Kyrie for 3 points. Sa pool ng flame shot si Exord. And munti ka na, alam mo, nandun na sila sa point na pwede na silang mag-try na mag-lord kung kumpleto sila doon since nakapuha naman sila ng pick-up from Iyakno. Kaso, Kyrie, time and time again with this flame shot, hindi kailangan ng tiririt, kayang-kayang sumargo. Kayang-kaya talaga. Wala na nga ano eh, wala na nga yung panglinis nung ano eh, nung pang-sargo. Apart that the Kyrie with this Kagura, pero mamaya na yan, Manjin, kalahati na ang buhay ng Lord. Yep. Tama ka, as both of the teams having the Lord Dance. Ito na ata ang simula, yun na yung kagat mula dito kay Dlor! The burst is real! Nawala na ngayon si James, Iyakno nandito sa batang gitna. Popping the second skill, pero si Exord papapapasok mag-isa dito. The purple is going to be there as Renny J will pick off Hate. 1-for-1 exchange. Oh! It turns out na kahit papano nas maganda yung naging exchange for the side of NXP since jungler yung nakuha nila against Onyx PH, pero nakikita rin natin yung burst potential na manggagaling from Onyx whenever they have that Tetonas welcome from Dilar. Oo, wala pa naman masyado mangyayari dito as both of the teams baiting out the Lord, pero yun na, pinop yung Zaman Force. Ultimate mula dito kay Iyakno, pero tama ka Rob Luna, the Hurricane Dance ni Jay dito ay hindi nakakuha ng magandang pin down. Napwestuhan siya doon ni H2O. Natulak niya, oo, pero hindi niya naipit. Ngayon, may potential na Lord take ngayon ng NXP. Yung flame shot ngayon ni Kyrie, hindi tumama. Naharangan, oh my. Onyx Philippines trying their best to get that Lord. Pero sabi ng NXP, hindi pwede. Knowing na wala din si Hate, sabi nila, libre na itong Lord attempt na to. Tama ka, Rob Luna. Ganoon ka-risky ang Akai plays talaga. Risky. Risky kung iisipin mo. Pero most of the time, Onyx PH, hindi sila lumalaban ng lima. Kadalasan si Iyakno nakahiwalay pa. Oo. Pero it's like a slight of miscommunication. Pero ngayon, NXP, mukhang gusto nilang magbasag dito ng mga outer turrets ng Onyx PH. Kailangan na bang iban itong Chopik? Kuya Rob, ang daming nangyayaring good initiations para dito sa side ng NXP. And now they're moving towards the top lane. Onyx Philippines will just defend this. Let's try and see kung kaya pa kayang ipush to ng NXP. Bakit ganito yung nangyayari, Rob, no? Parang siso talaga yung nangyayari. Siso talaga. Pero dito natin makikita yung lakas pa rin ng Onyx PH. Kaya nilang dumepensa to. But look at Renny J. Mukhang hindi na siya patumpik-tumpik dito. Gusto nang magbasag kagad. Oh, ito na ata yung inahanap nila na lockdown mula dito sa Akai. But H2O will manage to get one doon sa top lane. Off-cam kill. Kaya niya pa kaya yung Esmeralda dito. Isa lang ang nawala sa NXP this time. And si Hate,
hindi naging maganda yung kanyang Benedetta dito, pare. Parang na-shutdown ng tuluyan. Na-shutdown talaga dito. Hindi niya mapuntahan yung mga squishy lineup dito kasi ang ginagawa rito ng next play, sila mismo yung nag-i-engage. Kahit sabihin na natin makaipit dito si Jay, pero pumapasok naman dito sila rin ni Jay sa likod, bila si Aman Force. So, manadi-disrupt din yung buong formation ng Onyx PH. Yun nga eh, to the point na hindi sila makakuha ng magandang team fight dahil laging shoot ang NXP pagdating sa kick, pagdating doon sa Circling Eagle, pagdating doon sa Zaman Force, ang taas ng kanilang sustain drop, Luna. Saka yung build din dito ni Hate, it's slightly damaged. Naka-damage talaga siya rito. Hindi siya yung mga usual na nagbe-build with a brute force plate. Pero ito na, another sipa na magagaling kay Yawi. Wala pa namang masyadong mamamatay doon, Rob, dahil nga makunat pa rin talaga ang Barats. Pero yeah, going back to the itemization dito, hirap talaga si si Hate, di ba? Hindi siya makasustain sa mismong team fight given yes, meron kang damage from the BOD, Bloodless Axe, Raptor Machete, pero kaka-build niya lang ng Athena Shield. Mm-hmm. Even yung mga Soul Bloom dito ni Exort, talagang nasasaktan si Benedetta. Yeah, lalo na naka-Dorance kagad si Exort dito. And mind you, isang death lang ang meron si Exort. 15 minutes is the game time. Nag-freeze lane na lang muna ang NXP. Kung ikaw ang Onyx, pare, paano ka makakabalik dito? Kailangan lang, they really have to play it slow. Hindi pa naman sila totally out dito given na nabasag yung base turret nila sa baba. They could potentially get a pick off. May immortality itong Akai na to. Pwede niyang, they could potentially get H2O sa backlane, pero pwede nilang simulan dito kay Exort. Na parang eto na nga, pero ayaw ni Jay muna mag-lockdown dito. Decided to just back off. At mukhang ihintayin nilang muna nila yung 20 seconds dito sa ating Lord. Wow, NXP. Ginagawa nila dito, no? Parang binibait lang nila muna yung Onyx, eh, no? Oo, nabibait nila dito yung Onyx PH. And given that Rene J, he was totally farmed dito. Pumapansin mo nga kay DA niya rito, man, Jen, 303. Given na may mga time na naiipit na siya ni J, hindi pa rin siya namamatay. Oo. That's, you can see, na kulang sa damage dito ang side ng Onyx PH. Oo. And now, the Lord, mukhang susubukan na naman tong kunin ng NXP. Eto na ba yon? Eto na ba yung sinasabi nilang Rennie Change? Rennie Change! Pin-up na ngayon dito yung Zaman Force. Yung Lord kalahati na ang buhay dito at mawawala na din. Makukuha to ni H2O. Habang si Jay! The double ipit technique! Nagpaipit siya sa dalawa para maipit niya ito. Pero mawawala pa rin si Kyrie as James nandito sa bandang likod. Yawi nandito na rin. Rennie J buhay para sa likod na rin. As Lar will go for the Detonus welcome. Si James ang target, pero walang nauntog dito. Si Rennie J pa nga yung nauntog, pero Rennie J going in with the Zaman Force. Pero nako, walang nagkapatayan, walang damage output. Sabi ni Hate, magpupusha lang ako sa gitna. Rennie Change, maapulado na siya. At si Hate, tutusukin pa siya dito, pero niligtas ni James. Hindi ka makapag-Rennie Change dito, sabi dito ni Hate. Meanwhile, nandito si Iyaknu, napakakunat. Grabe ang puti ng buhay ni Iyaknu. Parang siya nakaglutadong. Oh my, ang ganda ng pag zone out ng tatlong members from Next Play. Talagang naka-focus lang sila H2 getting that Lord. They secured it. Pero yung counter engage dito ng Onyx PH, mapapansin mo pagkakinulang na ng burst potential dito ang Next Play, eh hindi na nila mapatay yung mga members ng Onyx. At nawala din kasi si H2O doon, eh, men. The double ipit sa Adair. The double ipit mula dito kay Jay. Yun lang pala ang iniintay. Minsan ka lang makakita ng ganong double ipit, eh. Pero sabi dito ni H2O, kaya ko rin niya, knock up. Mula dito kay Yahweh, libreng purple para sa NXP dito. And the Lord will save NXP doon sa potential death push na gustong gawin sana ng Onyx Philippines. Jay, once again. Mukhang reset to. Muna man, Jane. Yes, secured ng Lord yung NXP, pero na-clear naman lahat yon ng Onyx PH. And as the time goes by, mapapansinin mo, man, Jane, ala, dikit na dikit pa rin to. This might be a 4,000 lead in the side of NXP. Mm-hmm. Pero at this point, gold doesn't matter. May ipit na naman si Jay. Nako, pero mag-isa si Jay dito.
Immortality. Gumawa siya ng sandwich pero wala atang kakain dito. Nako, pumasok na si Iyak kumagsa pero si H2O bulado na rin. Kalahat, meron pa siyang traceless out. Single, double, double. Oh! So, meron may flame shot mula dito kay The Future Kyrie. Habang tumatakbo na rin si Iyak, no. Renny J, siya lang mag-isa. Oh no, Renny J na paggamit ng Purify. Hindi na ako si Renny J. Ako na si Renny Change. At ginawang ipis ang dinosaur. Renny Change will actually take one down, 50 seconds si Dlar dito. Pero sabi ni Kyrie, ako talaga ang tunay na pogi. Kyrie with the burst down. Sabi ni Exor, teka lang ha, ako talaga ang tunay na mage god. But still, may counter go mula kay Hate dito. At tuloy-tuloy pa rin ang laban. 2 versus 3. May sipa ngayon si Yawi dito. Ang kunat ni Yawi pare. Sobrang first skill, kunat. First skill lang. Slam dunk mula dito kay Iyakno. At si Iyakno, pindot-pindot lang ng second skill. Ito na. Ito naman, G, nararamdaman na natin dito ang difference ng sustain lineup coming from Onic PH. Oh. More specifically kay Iyakno. Wala nang ma-burst, wala nang burst damage dito ngayon ng NXP pagka wala si H2O. Yun nga eh. Laging tinatarget si H2O dito at sinong tumatarget? Si Hate. At tignan mo yung score ni Hate. 4-4-4 pare. Well, nakabawi. At this point, hindi na nagmamatter yon kasi nabawi na ni Hate ngayon, na-build niya na yung dalawang defensive item niya. That's one of the reason kung bakit nakakapag-sustain na siya ngayon dito sa laban. Ang pinakamahalaga rito for the side of next play, it's H2O and as well with Renny J. Pag wala yung dalawa na yan, kapos sa damage ang NXP. Meanwhile, totoo, for Onic PH, hindi nila kailangan ng todong damage eh. Yeah, kailangan oo lang nilang hindi mamatay. Kailangan lang talaga. Alam mo, ang tagal din mamatay ni Iyakno. Si Kuya Dlar ng Dlarmy, ang tagal din mapatumba ang kunat dito ni Dlar kung iisipin mo. And man, kung magbibigay ka ng isang ex-player, si The Future. The Future. Si Kyrie. Oo, eh nakita mo kanina yung flame shot niya na tumapos kay H2O. And right at this point, nag-respond na yung pangatlong Lord. And confident na ngayon yung Onic PH dito given ang kukunat na ng mga members nila. Oh! Si Dlar ang tinatarget dito pero may lumipad na dinosaur lang. Dlar, babalik siya dito ngayon. May push na gaganap sa bottom lane. Magpapakita si James dito. Alam na to ng Onic, Rob. Kailangan mag-back rito ng next play eSport. Pero kailangan oh, no, rin na mag-ingat as Jay could get another pin down with the Hurricane Dance. Yawi, naghahanap siya rito ng pico. Pero ito, crucial to, Manjin. Itong pangatlong Lord na to. Kasi sasabayan na talaga to ng Onic PH. Hindi na nila bibigyan ng libreng Lord ang NXP. Rob Luna, nabanggit natin kanina yung parang round 1, round 2 nitong laban na to. Ngayon, nandito na tayo sa round 12. Nasa 12. TikTok timers na tayo at crucial na lahat ng laban. Tama ba? Eksakto. Yung 20 minutes, pag pumutok yan, matagal na. Pwede ka nang mag-status kung anong nangyari. Ay, patay altab pa. Altab ka muna. Altab ka muna kahit walang ganun sa cellphone. Oo. Pero ito ha, titignan mo. Paano ba ang positioning dito ng NXP? For the side of Onic PH, meron silang mga frontline. Oo. Kay J, kay Dilar. Pero yung positioning dito ng NXP, this is good as well. Kasi nag-bounty shocker sila ngayon. Alam nila kung saan nakapwesto rito ng the rest of the member of Onic. Oh. Pero si H2 sa side lane and Renny J, pero mukhang mapipigo ba nila dito si Iyakno? Iyakno, ako tinatangke yung dalawa ang kunat ni Kuya Iyakno. Si Exort ang kanyang main target dito, pero nawala si Dlar doon sa batang gilid. Iyakno will actually help Kyrie to get one. Pero, 1-for-1 exchange. Naglo-lord na sila isang, H2. Sina H2 tsaka si Renny Change. Naku, nag-tiktok na sila sa loob ng Lord. Meanwhile, si Yawi nandito. Attacking 2, attacking 3. Makakapag-dodge dito si Kyrie. Meanwhile, nagkaiwala yan portion. Renny Change will slay Hate. At ngayon 2 versus 4 ang mangyayaring laban. May minions doon sa bottom side at mukhang libre na tong Lord na to para sa side ng NXP. Tignan natin, Rob. Grabe. It all came from Exort. Hinatak niya yung mga members doon ng Onic PH para mag-react. Pero hindi pa yata tapos to. Expert Exort using his expert H2? Expert experience para makuha itong Lord. NXP is definitely leading na, Rob Luna, 15-12. At may libre pang Lord sa baba. Undoubtedly.
leading na talaga dito ang NXP. Itong itong Torres sa gitna, isang buga na lang yan, Kuya Manjin. And kung papansinin mo, ha, ganito kalaki yung lead at this point ng NXP. Even Exhort, nag-build na rin siya ng Genius One. One of the reason kung bakit kahit yung Barrett and even itong Akai, eh, nasasabayan na nila with the damage. Oh. Pero ito, ha, pasok dito, Jay! Okay! Jay, may ipit na magagawa dito at sino mamaburst nila? Ayun, si H2O na pakakabili pa lang niya ng Winter Junction. Pero hindi niya yung nagamit. Habang yung Lord nandito sa baba ngayon, may kagat ng pumula kay Tlar, pero nako, wala siyang makukuha. Renny changed, tatakbo na. Yung Lord ang main target ngayon ng side ng Onyx, pero Iyaknu, nako, Melee Rock! Melee Rock lang! Oh, slam dunk! Renny change ang tumatakbo! Takbo, Kuya Renny change! Meanwhile, nandito si Exoid, nandito si Yawi for the backup. Knock up mula dito kay Yawi. Jay, Iyaknu, pindot-pindot lang na second skill, pare! At may Cyclone Eye pa! Grabe ang kuna nitong Esmeralda! Hindi mabiyak! Si Iyaknu saving Onyx dito sa potential loss ng game. Paano mo bibiyakin yung ganong kakapal na shield, Manjin? Halos kalahati ng buhay niya. And sino magka-cancel nun? So kunat na ngayon ng Esmeralda at walang burst damage ang NXP para mahuli. Yung puti ni Iyaknu, ito yung puti ng classmate mong sobra yung pulbos nung high school eh. O kaya yung todo kong makapilter na halos nabubura na sa picture. Ibang klase, Iyaknu. The savior of Onyx right now. Meanwhile, Jay will use the flicker para makaget out that. Oh, mahuli ata dito si Kyrie. Kyrie ang main target. Siya ba mawawala? That is the second death para dito kay Kyrie. Meanwhile, lima pa rin ang nasa side ng NXP. James, mapapatakbo na. Ayun na yung champ stance. Nako, nabitin pa. Nag-grow siya as a player. Meanwhile, nandito si Exhort sa banang gitna. Naliligaw na ang Onyx. Sino ba ang main target? Sino ba ang magiging focus fire? 16 to 13. Nagkakaligaw-ligaw na ng mga skills from Luna. Oh, yes. Sabihin na natin na hindi kayang i-brace down kagad dito si Iyaknu. Pero yung overall teamfight dito ng next play, kasi kailan lang ba kumakapal ang shield ng isang Esmeralda pagka meron siyang nasasayawan? Oo. Di ba? Tapos pwede niyang gamitin yung Frostmourne shield. Pero mamaya na yun, Manjin, dahil gusto na yata basagin ng NXP yung Torre dito sa taas. Yung dinosaur ang gusto nila dito, si Kuya Dlar. Meanwhile, lipad para kay Exo dito, pero tignan mo ang buhay ni Iyaknu. Si Iyaknu lang ang tinitignan ng camera dito at nakita na yun ang NXP. Nakakasayaw pa rin. Sayaw kikay! Sayaw kikay! La 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 la! Oh! Wala rin siya, BJ! Kahit gano'ng grabe yung sayaw niya! Wala na nga siyang mana, sumasayaw pa rin! Ibang klase! Kumbaga kumanda na yung Viva Hot Beams! Wala pa rin, bitin pa rin! Siya'y bitin pa rin! Sipa mula dito! Kay Yawi, Iyaknu, mabubuhay pa ba siya? Hindi na ata! Yun na nga yung inihintay ng NXP! Oh. Pero another 3-point shot mula kay Kyrie! Takbo, NXP, takbo! Again, Iyaknu! Oh, greatest games, Kuya Manjin! Grabe! We are already approaching the 30-minute game. Ito na yung pwede ka nang magkape. Si Iyaknu, magkakape na talaga yan. Ayan, 50 seconds. Exhort, 60, isang minuto. Makakapagtimpla ka pa ng kape sa Hydro Flask. Oo. Oh my. Bayad na bayad. Si Kuya Manjin. Grabe, man. Legit, pwede mong gawin yan. Pwede talaga. Pwede. Tapos ang maganda pa dyan, hindi pa basta ang nawawala yung lamig at init dyan. Pero speaking of init, mas mainit ang ating mga manonood dahil excited din sila. Paano ba tatapusin to NXP? Ang hirap. Hindi ko rin masabi, pare. Yung camera doon na lang nakatuto kay Iyaknu eh. Ang dami nangyaring mga laban doon sa gilid-gilid. Pwede rin kasi, napakadali no, kasi hindi naman siya namamatay. Di dyan mo na lang itutok sa kanya. Ikaw na lang maglaro. Ikaw na lang maglaro, Iyaknu. Parang ganun eh. Pati yung NXP eh, no? Parang yung NXP. Huwag nyo na-atake nyo. Layo. Si Iyaknu. Itong Esmeralda na lang. Ganun na yung nangyari. Men, pang ilan Lord na ba to? Pang-apat na ata ito eh. Pang-apat na Lord na to, Kuya Manjin. Sabi ni H2 rito, pagod na yung pana ni H2, kakapatay ng Lord eh. H2 nyo pagod na eh. Oo, isipin mo tatlong Lord na secure ni Kuya H2. Ibang klase, mga kaibigan. Pako na ata ng laban dito. Saan? Ang taas ba ng pera nila? 88K. Oo nga. Remember, Onyx lagi ang may matagal na game.
since season 5, ganito yung characteristics ng Onyx. Sanay sila sa mga long drawn games. Sanay, no? Sanay. Kumbaga, yung mga kamay niyan, it's built na maglaro ng ML ng mga straight 8 hours. Oo, sanay diba? Na sa pasma yan, eh. Kumbaga, eh. Oh, my. This is one hard game for both of the teams. Hindi pwede mamatay dito. Dlar, ni-nerd-nerd. Ngayon, si Exhort. Naku, pero hindi tumama-flame siya dito. Winter Johnson. Okay. Exhort. Mag-Winter Johnson ka for risky plays. Exhort, mabubuhay ba ngayon? Habang napakaganda ng yakap ni Yawi dito. Habang si James mukhang magkakaroon ng flank. H2O, mapapapak dahil merong Zaman Force. Ngayon, Yawi! Nice kick mula dito kay Yawi. Si Dlar may target. Dlar pero makunat pa rin talaga yung dinosaur. Habang iyak, bro! Ayan na naman! Ito na naman. Nasaan yung camera na kay H2O? Pagod na si H2O. And kaya, ayun! Oh, 90 no. seconds down! Legit, pwede mag-TikTok ngayon si H2O. Pwede siya mag-altab comment muna siya sa YouTube niya. Pwede. Pwedeng-pwede niyang gawin yun, Manjin. At nagsimula yon kay Exhort. Pinasok ng Onyx PH from the Detonas welcome ni Dilar. Pinilit ni H ni Hate na patayin si Exhort to the point na out na, nawala na sa position si H2O. Oo, oo. Men, eto ha, tatlo ngayon ang buhay sa NXP. Eto na ba? Ready change na ba to? Ito na. Ito na ba ready change? Tinitignan na. Nahanap. James. Ito na yung boksingero. Boksingero. Triangle formation sa NXP dito. Pero ang Onyx, lima pa rin. Sipa mula kay Yawi para kay Kyrie. Pero merong retribution ang Onyx dito. Oh! And for sure, kanino pa naman na mamapupunta? The future will get that lord. Habang may ipit dito, si Jay kay Renny Jay. Jay ako, Renny Jay ka. Mas maganda yun, sabi ni Jay. Pero sabi dito ni Hate, si Yawi ang kanyang favorite. Nanakawin kita, Yawi. Takbo, Yawi, takbo. Limang hero ang buhay pa din sa Onyx Philippines. Grabe, Robluna. 30 minutes na yung laro. 30 minutes yung laro. Tignan mo yung dead timers ni Yawi. Isa't kalahating minuto. Aabot pa naman dito si H2O sa pagdating ng Lord sa kanilang base turret. At this point, Manjin, hindi na halos nagmamatter yung mga item kasi luck item na silang lahat. Oo. 100,000 para sa side ng Onyx at NXP. Ang malaking tanong na lang is paano sasagot, paano didepensa rito ang NXP sa Lord na to? Madepensahan kaya ng NXP to? Wala si Yawi. Nagkakapi pa. Isang minuto pa para kay Kuya Yawi. Oh no. Pwede pa siya mag-shoot ng vlog eh. Pwede. Pwede talaga. One Take Productions. One Take Productions. Guys, guys. Guys, shut up sa ko guys. 1 minute guys. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute guys. Kaping mainit. Kaping mainit. 17-17 Onyx Philippines. Renny Change! The comeback is real. Renny Change. Pulado siya ngayon. Mounting Shocker. Ito yung point, Manjin, na hindi ka na talaga pwedeng mamatay. And right at this point, 30 seconds, aray. Wala pa rin si Yawi. Aray ko na. Ibasag ang baba. Onyx Philippines. Laging ganito yung games nila. Triple knock para dito, of course. Sa side ng NXP mula kay James. Pero look at this. Exhort pumasok sa lima. Pumasok walang malakas sa marami. Oh no! Nakipag one on one sa lima. Exhort 100 seconds down. Soldier down. Sino? Tsaka, buti ito pa yung ano eh. Yung Esmeralda na kalahati na lang yung puti eh. Dati kasi puno yan. Oh my. Mukhang tapos ata ang laban dito, Robluna. Sabog ang mukha ni H2O. 4 knockups para dito sa NXP. Let's see, nasan yung damage sa output nila? Na kanino? Wala, mga kaibigan! Sipa mula dito kay James, pero Yawi makaka-pick off. 100 seconds para kay Hate dito. Meanwhile, si James, ina-attack ngayon si Kyrie. Kyrie, kiting! The kiting Kyrie! Kaya pa to, kite kaya pa me, to. Sabi ni Kyrie dito. Winter Truncher para kay Jim. Grabe talaga. Flame shot para dito kay Kyrie. And this is it. The final hurrah. Pero hindi. May depensa pa na magagawa ang side ng NXP. Pero mukhang tapos na. Onyx Philippines. What?